desisyon na yon ng Panginoon. Wala kang karapatang mainggit. Dapat sa atin, mga Kristiyano, alam natin i-distinguish yung privilege at saka rights. Hindi naman ibig sabihin, pagka binigyan mo ng pribilehyo ang isa, inaapi mo na yung iba. Hindi ganun ang kahulugan nun sa Biblia. 12 apostol, ang rights nila, being in the core, nasa loob sila ng core ng pamamahala na iglesia. Lahat sila makausap ni Kristo, maturuan. Yon ang regular na nasa Biblia. Pero, meron lang isang Juan na nakakahilig kay Kristo. Mahal na mahal siya ng Panginoon sa Kristo. Kaya ang tawag sa kanya, John the Beloved. Pero mo, nakakahilig ka sa dibdib ni Kristo. Privilege niya yon. Maiinggit ka ba? E pag nainggit ka, hindi tama ang espiritu mo. Kaya wala namang apostol na nainggit kay Juan. Sa maraming pagkakataon na mahahalaga sa Biblia, ang nagiging saksi ni Kristo, hindi lahat yung 12. Tatlo lagi yung nakaklose sa kanya. Si Santiago, si Pedro, at si Juan. Yun ang tatlong apostol na laging napakalapit kay Kristo. E, ibig ba sabi, inaapi na yung siyam? Hindi. May naging privilege lang yung tatlo. Ganon. At hindi naman ikinaiinggit ng mga iba yon. Basahin natin ang prueba sa 17:1 ng Mateo. At pagkaraan ng 6 na araw ay isinama ni Jesus si Pedro at si Santiago at si Juan na kapatid niya. At sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok. Ang liwanag nito, hindi ito favoritism. Kasi si Kristo, nakikita niya ang puso ng lahat ng tao. Alam niyang itong tatlong apostol na ito, malapit sa kanya. Pare, may nakikita siyang espesyal sa puso ng tatlo. At mapansin niyo sana na si Santiago at si Juan magkapatid. O sa lahat ng mga apostol, malapit kay Kristo itong magkapatid. E ibig sabihin ng favoritism na parang ako rin, lahat ng apo ko mahal ko eh. Pero merong napaka dearly beloved sa akin. Huwag namang magdaramdam yung ibang mga apo ko. Kaya lahat ng apo ko mahal ko, gusto ko pagbigyan lahat ng gusto nila. Pero merong mas mahal na kapirasong extra. Hindi naman masama yun. Diwa ng Diyos yun eh. Habang tayo may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na. O edi sa kapatid eh, mas lalong-lalo na sa kasambahay sa pananampalataya. Hindi tinuturoan ka ng pag-ibig, pero tinuturoan ka ng extra pagkakasambahay sa pananampalataya. Ayun ba? Discrimination ba yun? Privilege yun. Parang ganito, nagpatrabaho si Kristo ang Panginoon sa parabola niya. Ang kausap niya mula umaga hanggang matapos ang araw, basta sweldo mo, 1 denaryo ha. Nasundo sila. Ngayon, nung tanghali na, meron pa palang walang trabaho, tinawag niya, trabaho kayo. Wala nang kasunduan. Hindi kagaya nung una na ang kasunduan, 1 denaryo. Pero yung mga latecomers, wala nang strictong kasunduan. Nung mga bandang 11 oras na, sabi sa parabola, anong ginagawa niyo rito? Maghapong kayo dyan nakatayo, di kayo nagtatrabaho. Eh wala eka kasi umupa sa amin eh. Pali kayo, pumasok kayo. De, 1 oras na lang ang pinagtrabaho nila. Nung magpapasweldo na, andun na ang problema. Pinalapit niya yung 1 oras na lang ang trabaho, saka yung mga huling trabaho. Binigyan ng tigitig 1 denaryo. E nung lumapit ngayon yung unang kausap, ang pag-asa niya, oh, maghapon ako, dapat. Mas marami ako. E tinanggap nila 1 denaryo rin, nagreklamo. Sabi, buong araw ako nagtitiis.
Ang dinaryo, ito, sa oras lang nagtrabaho, binigyan mo ng isang dinaryo. Sabi ng Panginoon sa kanya, kaibigan, di kita iniiring. Di ba nakipagkayari ka sa akin sa isang dinaryo? Ngayon, ang sabi ng Panginoon sa 14, kunin mo ang ganang iyo. Isa lang naman talaga usapan natin. Di naman kita inapi eh. Umayo ka na yung lakad. Itong huli, ibig kong bigyan, gaya rin ng sayo. Gusto ko bigyan din sila eh. Anong pakialam mo? Akin naman yung bibigay ko. Hindi ko naman kinuha yun sa'yo para ibigay ko sa kanila at mainggit ka. Binigay ko naman yung usapan natin eh. Oh. Eh anong sabi? Hindi baga matwid sa aking gawin ang ibig ko sa aking pag-aari o masama ang mata mo sapagkat ako'y mabuti? Malabas, masama ang mata noong unang nagtrabaho. Kasi ang usapan talaga, isang dinaryo eh. Makakaraos ka naman doon sa isang dinaryo. Bakit ka nagre-reklamo eh? Akin naman yung bibigay ko. Ang masama, binawasan ko yung usapan natin para ibigay ko rito. Yun ang favoritism o discrimination. Pero hindi, tinupad ko naman yung usapan natin na isang dinaryo ka. Kung bigyan ko sila, awa ko na yun. Kasi anong dahilan? Maaari kahit hapon na siya nagtrabaho, eh may pamilya siya, alam ng Panginoon. Kulang naman kung 50 centavos lang ang ibibigay. Di bigyan na rin niya isang dinaryo. Desisyon na yon ng Panginoon. Wala kang karapatang mainggit. Merong mga circumstances behind. Ganun ang paglalapat ng hustisya sa kapwa.